Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw, mga bata. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Teacher Irene na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa ating bidang si Matmat na natutong tanggapin ang kahalagahan ng mga numero at konseptong pamilang na pinamagatang si Matmat, ang batang ayaw sa mat. Ito ay isinulat ni Simeon Ras Jr. at iginuhit naman ni June Roy Dignadise ng Davao del Norte. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni na Cromwell G. Pareñas at Irene Tidaos ng Schools Division of Nueva Vizcaya. Handa na ba kayong makinig sa kabandang kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Matmat ay isang batang ayaw sa mat. Naiinis siya sa tuwing nakakakita o nakaririnig ng mga kwento. Kaya naman, sa tuwing oras ng mat nila ay hindi siya nakikinig. Matmat, may natutunan ka ba sa leksyon natin ngayon? Tanong ni Ginang Linda, guro ni Matmat. Siyempre naman po, ma'am. Muntik ko na ang masagot lahat ng tamang pagsusulit eh. Sagot naman ni Matmat. Pero ang totoo ay nangungobya siya sa kanyang mga katabi. Minsan, natutulog, naglalaro, nagdo-drawing o nakikipagdaldalan siya sa kanyang mga kaklase para lang hindi niya marinig ang tinuturo ng kanilang guro. Araw-araw ay laging nahuhuli si Matmat sa klase. Hindi siya marunong bumasa ng oras. Hindi rin siya marunong magbilang, kaya madalas siyang naluloko pagdating sa pera. Minsan pa nga ay nasusuklian siya ng kulang nang hindi niya nalalaman. Nakasimangot na naman si Matmat. Hahay! Mat na naman! Wika niya. Kung ano-anong dahilan ang binibigay niya kay Ginang Linda para makaiwas lang sa klase. Ma'am, naiihina po ako. Ma'am, nilalagnat po yata ako. Ma'am, sobrang sakit po ng tiyan ko. Minsan ay pinayagan ni Ginang Linda si Matmat na umuwi at lumiban na lang ng klase. Yippee! Uwian na! Wala ng klase at higit sa lahat, walang mat! Ngunit, hindi umuwi si Matmat sa kanilang bahay. Nagtungo siya sa kabilang bakod ng paaralan. Dala ang kanyang paboritong bola, wala siyang ibang ginawa kundi maglaro ng maglaro. Hagis dito, hagis doon, talbog dito, talbog doon, hanggang sa hindi niya sinasadya ay nahulog ito sa isang lumang balong malapit sa bakod. Naku po! Nag-aalalang wika ni Matmat. Napilitang bumaba si Matmat sa lumang balon upang kunin ito. Pupulutin na sana niya ang bola nang biglang may humawak sa kanyang kamay ng sobrang higpit. Hinila siya nito patungo sa pinakailalim ng balon. Walang ibang nagawa si Matmat kundi sumigaw ng sumigaw. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita at hindi siya makapaniwala. Nananaginip lang ba ako? Tanong ni Matmat sa sarili. Hindi ka nananaginip, Matmat.
Sagot ng boses mula sa kanyang likuran. Sino ka? Nasaan ako? Nag-aalalang tanong ni Matmat. Huwag kang matakot, Matmat. Ako si Uno. Isa sa mga numerong nakatira dito. Isa akong kaibigan at sa katunayan ay matagal na kitang sinusubaybayan. Maligayang pagdating sa mundo ng matematika. Nakita niya sa paligid ang mga numero, hugis at simbolong kinaiinisan niya mula sa mga aklat at klase niya. Gusto mong makuha ang bola mo. Tama ba ako? Tanong ni Uno. Siyempre naman. Matutulungan mo ba ako? Tanong naman ni Matmat. Nagsimula na namang mainis si Matmat. Lahat ng kinaiinisan niya sa leksyon ay nasa harap niya ngayon, buhay at nagsasalita. Bago pa tuluyang mag-init ang kanyang ulo, ay bigla niyang naalala ang sadya niya. Dinala ni Uno si Matmat kay Haring Jis. Kumusta ka na, Matmat? Hindi mo ba ako nakikilala? Tanong ni Haring Jis. Malamang hindi. Ngayon lang tayo nagkita eh. Sagot naman ni Matmat. Pero kung marunong ka lang sana sa math, makikilala mo sana agad ako. Mapang-asar na sagot ni Haring Jis. Kapalit ng iyong bola ay tamang kasagutan sa mga katanungan ko. Lahat ng iyon ay may kinalaman sa math. Handa ka na ba? Wika ni Haring Jis. Upang makuha ni Matmat ang kanyang paboritong bola, ay kailangan niyang sagutin ang apat na katanungan ng hari. Tig-iisang tanong mula sa addition, subtraction, multiplication at division. Ngunit paano nga ba masasagot ni Matmat ang mga ito kung hindi siya marunong sa math? Wala siyang may katiting na natutunan kasi hindi siya nakikinig sa klase. Mahal na hari, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong makabalik sa mundo at pag-aralan ang lahat ng yan? Pagsusumamo ni Matmat. Sige, pagbibigyan kita. Maaari kang bumalik kung kailan handa ka na. Sagot ng hari. Nang makauwi si Matmat, ay agad siyang nag-aral. Wala siyang sinayang na oras. Araw-araw ay pumapasok siya at nakikinig sa kanyang guro. Pagkatapos ng klase ay nag-aaral pa din siya hanggang sa napamahal na siya sa math. Hindi na siya naiinis dito at nalilibang na siyang sumagot sa mga mahihirap na katanungan. Palagay ko'y handa na ako. Sabi ni Matmat sa sarili. Bumalik si Matmat sa mundo ng matematika. Naparito ka ba, Matmat, para sagutin ang mga katanungan ko? Tanong ng hari. Opo, mahal na hari. Handa na po ako. Sagot naman ni Matmat. Agad-agad na sinimulan ni Haring Jis ang pagtatanong kay Matmat. Mahirap ang mga tanong na ibinigay sa kanya. Mabuti na lang at nag-aral si Matmat. Gaya ng inaasahan, nasagot ni Matmat ang lahat ng katanungan ng hari. Agad naman nitong tinupad ang kanyang pangako. Mahusay, Matmat. Napakagaling mo na sa math. Sabi ng hari. Maraming salamat, mahal na hari. Dahil sa inyo ay nagsumikap akong matuto. Humihingi rin ako ng tawad sa naipakita kong masamang asal. Sagot ni Matmat. O ano, Matmat? Naiinis ka ba sa amin? Tanong naman ni Uno. Hindi na. Ikaw na nga ang numero uno kong kaibigan. Pabirong tugon ni Matmat.
Pagkatapos ay bumalik na si Matmat sa mundo, dala-dala ang kanyang paboritong bola. Labis ang tuwa niya. Nag-iba na ang tingin niya sa mundo. Napansin niya ang malaking pagbabago. Lahat ng mga numerong nakikita niya sa paligid ay naiintindihan na niya ngayon. Naintindihan na ng lubos ni Matmat ang kahalagahan ng math sa araw-araw na buhay ng tao. Nabatid din niya kung gaano kahirap ang buhay ng taong walang alam dito. Marunong na siyang bumasa ng oras at magbilang kaya hindi na siya naloloko pagdating sa pera. Naging paborito niya ang math at sa katunayan ay palagi siyang lumalahok sa mga kompetisyon sa kanilang paaralan. Sa pagdating ng kanilang araw ng pagkilala, syempre, best in math si Matmat. Kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.